nag-desisyon kami nito, pareho kami mag-asawa na ipa-adapt ito. Kasi hindi naman pwedeng siya lang. Sige, pang-start lang namin. Okay, bigyan nila ako ng 20. May sagutin na rin nila pang ospital. Sabi ko, kausapin mo kasi para malaman ko maging handa ako. Hindi naman ako sanay paampon para mga anak ng i-remote maririnig mo yung bata. Siyempre matatouch ka pa rin, di ba? Baka magtago pa isip mo. Ang dahilan ko, kaya ako naisipang ipa-adapt to, siguro sa hirap na rin ang buhay namin, hindi na rin sapat yung kinikita kung siya lang. At saka yung sitwasyon ko sa asawa ko ngayon. Siguro ganun lang. Akin lang gusto ko, maganda yung pamumuhay ng pamilyang kukuha sa kanya. At least, makakampante ako dahil, yun nga, makita mo may yaya, may ano. Kaya okay lang naman din sa akin. Masakit sa akin na ipa-adapt siya. Pero mas masakit sa akin kung makikita ko siyang na nahihirapan din dito pag naipanganak ko siya. Mahirap talaga kasi ito nga lang mga anak ko sa una pagdating lang sa almusal merienda. Ikaw, mag-aanmusal ka 5 pesos. Kasya yun. Oh, champurado. Maya-maya gutom na. Pero yung anak niya iba. Bukod pa yung hini, bukod pa yung almusal. Maya-maya hini bukod. Sa kanya kasi ng hini. Kaya minsan siya ang pinabibigay ko sa anak niya para maramdaman. Sila, pinapayon ko mag-tiis kayo. Hintayin mo kapanganak ako magtatrabaho. Masaya naman ako bilang inalalabas siya. Kaya lang, naiiyak ako pag ay ba, nasa kwarto lang ako, iiyak ako. Nana, kinakausap ko siya na kailangan ko itong gawin, gano'n. Ako si Truel, asawa ni Mila. Minsan wala, minsan meron. Tricycle driver lang po ako. Minsan po, 300. Pagka medyo malakas po, maabot ng 500 din. Minsan wala akong nakikita dahil masyado na kaming marami rito eh. Eh ganun, minsan 200. Pinagkakasya namin maghapon. Naawa po ako sa mga bata pag walang makain. Ang nangingi sa akin, wala akong maibig. Eh, wala naman po akong magawa. Kung wala talaga akong maibibigay. Minsan nag-aaway kami ng asawa ko dahil sa pera. Wala nung kahirapan sa buhay. Wala naman po talaga akong magawa. Kasi hindi naman po permis na may hanap buhay ako eh. Minsan po, naaalis ako sa pagmumotor. Eh, yun lang naman po ang alam kong hanap buhay. Kaya ginagawa ko po, nag-ano lang po ako, nagmumukmuk pa lang ako minsan. Pag wala. Ibubuhay ko sa pamilya ko. Hindi naman po lagi meron akong hanap buhay. Minsan, nawawala. Naisipan po nila siguro ipa-adapt yung bata. Eh ako, wala naman po ako magagawa. Decision niya. Sabi ko, ikaw, nasa iyo naman yan. Kung ayaw mo na talaga alaga, ayaw mo na mag-alaga, baala ka. Pero, hindi ko na pakikialaman yung bata niya. Nakukonsensya po ako dahil anak ko po yun. Mawawala po sa akin, hindi ko siya makikita. Pero tatanggapin ko na lang po dahil hindi ko naman po kaya talaga ng buhay. Para rin po akong namatayan dahil mawawala sa akin yung bata. Pero sa akin, itiisin ko na lang po dahil yun ang decision niya eh. Ayoko na po siya makita dahil
gusto ko, kung ipapaampun niya po talaga yung bata, wala ako. Wala ako sa harapan. Sila lang. Kasi masakit sa akin yung mawala yung anak ko.